Ipinagbubuntis ko noon yung panganay kong anak na si Alma nang lumipat kami sa mas malaking apartment. Yung dati kasi naming tinutuluyan, maliit lang. Naisip namin na kapag nanganak na ako, wala nang space para sa baby. Nakahanap naman kami kagad na mas mura sa nakalaan na budget namin dahil may nag-refer sa amin. Kinuha na namin kagad para di kami maunahan. Mas malaki pa yung apartment kaysa sa inaasahan namin, kaya tuwang-tuwa talaga kaming mag-asawa. Yung unang linggo namin sa apartment na yun, ginugol lang namin sa paglilipat ng gamit, paglilinis at pagde-decorate. Hindi pa namin tinulugan kasi gusto ko na maayos na lahat bago kami lumipat at tirahan ng apartment. Pagkatapos ng isang linggo, naayos na namin lahat. Nakapaglagay pa nga ako ng wallpaper sticker sa dingding. Nakasabit na rin yung mga decorations. Hanggang sa dumating na yung unang gabi namin sa apartment na yun. Masayang-masaya kami na nagkukwentuhan ng asawa ko hanggang sa makatulog na kami. Nung gabi na yun, hindi kayo maniniwala na parehong-pareho kami ng napanaginipan ng asawa ko. Sa panaginip ko, nakita ko na nakahiga ako at mahimbing ang tulog sa kama namin. Bigla ay nakita ko yung nakaitim na babaeng iniikutan ako sa kama namin habang nakangisi. Huminto siya sa gilid ko at dahan-dahang tinaas yung kamay niya at tinuro ako. Kasalanan mo! Kasalanan mo! Parang nag-e-echo yung boses niya sa pandinig ko. Nahihirapan na akong huminga. Mabuti na lang, ginising ako kaagad ng asawa ko. Bangungot pala. Akala ko totoo na. Inisip ko na lang na baka nanibago lang ako kasi bagong lipat kami ng apartment. Pero kinaumagahan, naikwento sa akin ng asawa ko na siya rin daw ay binangungot. Nauna daw siyang nagising kaya ginising niya ako nang mapansin na parang binabangungot din ako. Lalo akong nagulat nang malaman na parehas na parehas kami ng panaginip. May babae rin daw na nakangisi habang iniikutan siya. Natakot man kami pero isinantabi na lang namin dahil baka wini-welcome lang kami sa bahay. Ngunit ang mga sumunod na karanasan namin sa apartment ay mas nakakatakot na. Tuwing magigising kami sa umaga, nagugulat talaga ako kasi may plastic na bangko na bigla na lang nasa loob ng kwarto. Samantalang yung bangko na yon ay nasa kusina. Nagsabi na nga ako sa asawa ko na kinakabahan na ako sa apartment na nalipatan namin. Sabi niya, subukan lang daw namin kahit isang linggo. Kaso, di ko na talaga nakayanan nung nagising ako ng madaling araw. Pagkamulat ko, nakita ko agad yung bangko sa tapat ng kama. Halos di ako makagalaw nang may babaeng sumampa dun sa bangko at nagpatiwakal habang nakatitig sa akin at tinuturo ako. Kinabukasan, buong araw akong nakatulala. Hindi alam ng asawa ko kung anong nangyari. Basta nanginginig ako kapag papasok sa kwarto. Kaya kahit malaking abala, umalis kami kagad sa apartment na yon. Habang paalis na kami, may isang residente doon na nagkwento sa amin na wala raw talagang tumatagal sa bahay na yon. Dahil nung araw daw kasi, may buntis na babaeng nagpatiwakal sa bahay na yon. Dahil ng babae yung asawa. Nakasakay na kami sa kotse at nakatanaw na lang ako sa apartment nang may nakita ako na parang may humawi ng kortina. Nagtatrabaho ang ate ko sa Manila. Pero dahil toxic na yung company na pinagtatrabahuhan niya, lumipat siya. May nag-recruit sa kanya ng isang car company sa Bicol. Patago na lang sa pangalang Astrid ang ate ko. Nang lumipat ang ate ko sa Bicol, kasama niya yung isang ka-workmate niya. Kaya nang makahanap sila ng bahay na rerentahan, hindi na masakit sa bulsa dahil hati sila sa binabayaran. Yung tinutuluyan nila, may dalawang kwarto, sala at kusina. Pagkapasok pa lang nila sa bahay, napahinto yung kasama ng ate ko.
May nararamdaman ako sa bahay na to. Sabi raw ng kasama ni ate. Nagulat pa nga raw si ate nang maglabas ito ng anting-anting. Pangontra niya raw yun sa mga masasamang espiritu. Naramdaman niya na matagal na raw may nakatira sa bahay na yon na hindi natin nakikita. Akala ni ate nagbibiro lang yung kasama niya at tinatakot siya. Subalit ilang araw pa lang ang nagdaan, napapansin nila ate na bigla na lang nagkakaroon ng pasayong binti at braso ng kasama niya nang walang dahilan. Galit na galit sila sa akin. Kwento ng kasama ni ate na ang tinutukoy niya ay yung kasama nilang naninirahan sa bahay na yon. Naisip ni ate na baka galit ang mga ito dahil sa daladalang anting-anting ng babae. Di nagtagal, di na nakayanan ng kasama ni ate kasi lumalala na talaga yung mga pasa niya. Kaya umalis na siya sa bahay na yon. Samantalang si ate, walang choice kundi maiwan mag-isa. Sayang naman kasi yung advance na bayad nila sa renta kung aalis din siya. Nang mag-isa na lang si ate, dun na siya nakakarinig ng kalabugan sa kabilang kwarto na dating tinutulugan ng kasama niya. Na-realize niya bigla na doon lang sa lugar ng bahay na yon may nagpaparamdam. Hindi rin sila lumalabas ng kwarto na yon. Kaya ang ginawa ni ate, hindi niya sinubukang pasukin ang kwarto at gambalain ang mga nakatira doon. Wala rin namang masamang nangyari sa kanya. Kaya hanggang ngayon, kasalukuyan pa rin tinutuluyan ni ate ang bahay na yon. Nasanay na rin siya na may naririnig na ingay sa kabilang kwarto. Basta wag lang daw silang gagambalain kasi kahit nga raw ang mga tao, kapag ginambala ay naiinis. Tawagin niyo na lang akong Aprilin. Matagal nang bakante yung katabing bahay namin. Pero ilang buwan nang pinaparenovate. Balibalita sa amin na malapit na raw lumipat doon yung bagong may-ari. Mukhang mayaman, yun ang usap-usapan sa mga kamarites namin. At dumating na nga yung araw na lumipat na yung magiging bagong kapitbahay namin. Napaka-friendly nila. Sila pa mismo yung nag-order ng pizza at binigyan kaming mga kapitbahay. Sabay kwento nila na may maliit na simbahan sa bahay para sa mga bata. Inaya nila ang mga chikiting o bata na mag-Bible study tuwing Sabado sa bahay nila. Kaya pala ang bait nila dahil relihiyoso. Di ako nagdalawang isip na ipasama ang kambal ko na si Tan at Tanya. 8 years old sila, madalang magsimba. Kasi malayo-layo sa amin ang simbahan. Kaya good thing na nag-offer sila ng Bible study. Unang beses na umaten ng kambal ko, pag-uwi nila, sobrang saya nila. Kasi marami daw silang mga bata dun, saka masarap pa raw yung mga merienda. Hanggang sa wala ng palya. Every Saturday, dun dumidiretso yung kambal ko. Natutuwa pa nga ako nung una. Pero unti-unti kong napapansin na nag-iiba yung ugali ng mga anak ko. Palagi silang may krus na daladala na nakuha nila dun sa kapitbahay namin. Bago sila matulog, luluhod sila at ang nakakapagtaka, umaabot ng 1 oras ang pagluhod nila. Naging mainitin din ang ulo nila at naging palaaway sa paaralan. Nang minsan na may umaway kay Tan dahil may kumuha ng krus niya, hindi ako makapaniwala na inuntog-untog raw ni Tan ang kaklase niya na kumuha ng krus. Nagdudugo ang ulo at galit na galit sa amin yung nanay. Naging bayolente ang kambal ko dahil pati sa amin ng mga magulang nila lumalaban na. Binato ako ng kutsilyo ni Tanya at buti na lang hindi tumama sa akin at dumamplis lang sa balikat. Ano nang nangyayari sa mga anak ko? Takang-taka ako sa sarili ko. Kinutuban na ako sa ginagawa nilang Bible study. Kaya sinundan ko yung mga anak ko sa kapitbahay namin at halos maiyak ako nang makita sila Tan at Tanya na nakaluhod sa harap ng ribulto habang pinapatakan ng braso nila ng kandila. Sabay-sabay rin ang mga bata na bumibigkas na di ko malaman kung dasal ba o ano. Sa nakikita ko, para silang mga kasapi ng kulto.
Kinausap ko yung ibang magulang ng mga bata. At ganun din ang nangyari sa mga anak nila. Nag-iba rin daw ang kilos at pag-uugali. Kaya nung plano na namin na isumbong sa pulis yung bahay nila, bigla na lang umalis sila na hindi namin namamalayan. Kinailangan naming ipa-counseling ang mga bata dahil tinuruan daw silang sumamba sa demonyo. Awang-awa ako sa mga bata. Nagpapasalamat na rin ako na nasa maayos na sitwasyon na ang kambal ko at ang iba pang bata na naging biktima. Ako si Steph, first year college na ngayon. Share ko lang yung experience ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Phoebe. Transfer student si Phoebe nung high school kami, pero naging close ko siya dahil mag-sitmate kami. Galing siyang Manila at lumipat sila dito sa probinsya kasi na-bankrupt na raw yung business nila. Yung bahay na nilipatan nila, dating bahay na pinapaupahan ng lolo niya. Pero dahil magstay na sila dito for good, binigay na sa kanila ang lupa at bahay upang makapagsimula uli ng bagong buhay. Sakto lang ang laki ng bahay at may sarili din siyang kwarto. Kapag nakaluwag-luwag, palalakihin daw nila ang bahay at ipaparenovate. Yun nga lang, palaging naikukwento sa akin ni Phoebe na may kakaiba raw siyang pakiramdam sa bagong bahay nila. Lalo pa at tuwing weekends, naiiwan siyang mag-isa sa bahay dahil parehong nakakuha ng trabaho ang mga magulang niya. Kwento niya sa akin, kapag hapon daw, may maririnig siyang tunog. Parang piano, pero di niya sure kung anong instrument ang gamit. Pinuntahan niya kung saan nanggagaling yung tunog. Nakaramdam ng takot si Phoebe nang malaman na galing pala sa isang music box ang tunog. Nakita niyang nakalapag lang sa sahig. Paano raw tutunog mag-isa ang music box kung wala namang mag-iikot sa ikutan? Nang dumating na ang mga magulang niya, pinakita niya raw ang music box at sinabi raw ng papa niya na kinakalawang na ang loob ng music box kaya hindi na gumagana. Nanlaki ang mga mata ni Phoebe dahil rinig na rinig niya raw talaga na tumutunog ang music box. Nirecord niya pa nga para mapakinggan ko rin at hindi nga siya nagbibiro. Palagi niya raw talagang naririnig yung music box na yun kapag mag-isa lang siya. Tinanong ko si Phoebe kung anong ginawa nila sa music box. Sagot niya, kinulong niya raw para hindi na makawala. Ang labis lang na nakakabahala ay hindi namamalayan ni Phoebe na may oras na hinaham o ginagaya niya yung tunog mismo ng music box. Nakakakilabot pag naririnig ko siya at pag sinaway ko naman siya ay ngingiti lang siya.